your San Antonio Spurs! The bucket just continues to... Welcome back sa akin channel mga ka-teammate, San Antonio Spurs. Nilabas na ang kanilang 2022-2023 schedule at sino itong bagong player na nag-sign ng 1-year deal para sa San Antonio Spurs. Bago natin sama-samang alamin yan, ay pakisubscribe mo muna ng aking channel kasama ng pakihit ang notification bell para on rhythm ka sa mga bagong video natin. Here we go! Opisyal nang nilabas ng San Antonio Spurs ang kanilang schedule para sa 2022-2023 season. Bali itong mga dates na nakalagay ay USA time. Pero tayo nang mag-adjust mga ka-teammate. Ahead naman tayo ng 12 hours sa USA. Pero sisikapin ko na mag-plus 1 na lang para hindi na tayo mahirapan para maging Philippine time. Ang unang haharapin ng San Antonio Spurs ay ang Charlotte Hornets sa October 20. Sunod sa October 22 ay ang Indiana Pacers, October 23 naman ang Philadelphia 76ers, at magkasunod na assignment kontra Minnesota Timberwolves, October 25 at October 27. Sunod ay ang Chicago Bulls, October 29. Haharapin ulit nila ang Minnesota Timberwolves ng October 31, November 3, Toronto Raptors, November 5, Los Angeles Clippers. Magkasunod na haharapin nila ang Denver Nuggets, November 6 at November 8. Sunod ay Memphis Grizzlies, November 10, November 12, Milwaukee Bucks, November 15, Golden State Warriors, November 16, Portland Trail Blazers, November 18, Sacramento Kings. Haharapin ulit nila ang LA Clippers, November 20. Sunod naman ay Los Angeles Lakers kasunod na araw, November 21. November 24, New Orleans Pelicans. Magkasunod naman na haharapin nila ang Los Angeles Lakers sa November 26 at November 27. Sunod ay ang Oklahoma City Thunder na haharapin nila sa December 1. New Orleans Pelicans naman sa December 3. Phoenix Suns, December 5. Houston Rockets, December 9. Miami Heat, December 11. Cleveland Cavaliers, December 13. Portland Trail Blazers, December 15. Miami Heat ulit, December 18. Houston Rockets, December 20. New Orleans Pelicans, December 23. Orlando Magic, December 24, Utah Jazz, December 27, Oklahoma City Thunder, December 28, New York Knicks, December 30, Dallas Mavericks, January 1, Brooklyn Nets, New York Knicks ulit, January 5, wala pang Hawks ha. Detroit Pistons, January 7, Boston Celtics, January 8, dalawang magkasunod na Memphis Grizzlies, January 10, January 12, Golden State Warriors, January 14, Sacramento Kings, January 16, Brooklyn Nets, January 18, Clippers, January 21, Portland, January 24, Los Angeles Lakers, January 26, Los Angeles Clippers, January 27, Phoenix Suns, January 29, Washington Wizards, January 31, Sacramento Kings, February 2, Philadelphia 76ers, February 4, Chicago Bulls, February 7, Toronto Raptors, February 9, Detroit Pistons, February 11. Eto na, Atlanta Hawks, February 12. Tandaan yan mga ka-teammate. Cleveland Cavaliers, February 14. Charlotte Hornets, February 16. Dallas Mavericks, February 24. February 26 at February 29, Utah Jazz. Pacers, March 3. March 5, March 6. Houston Rockets. Denver Nuggets, March 11. Oklahoma City Thunder, March 13. Orlando Magic, March 15. Dallas Mavericks, March 16. Grizzlies, March 18. Eto na ulit, Atlanta Hawks, March 20. Bilugan nyo na yan mga ka-teammate. New Orleans Pelicans, March 22. Milwaukee Bucks, March 23. Washington Wizards, March 25. Boston Celtics, March 27. Utah Jazz, March 30. Golden State Warriors, April 1. Sacramento Kings, April 3. Phoenix Suns, April 5. Portland, April 7. Timberwolves ulit, April 9. At lastly, Dallas Mavericks, April 10.
So habang tinitignan natin ang mga teams na makakaharap ng Spurs ay nakikilatis na natin at napepredict na natin ang magiging standing nito. Well, na-excite ako na makaharap ng San Antonio Spurs ang Atlanta Hawks. Tiyak ako na magte-trend ito at magiging laman ng mga pahayagan. Samantala, sino ang bagong player ng Spurs na pumirma ng 1-year deal? Siya ay si Alize Johnson, isang 6'8 power forward na galing ng New Orleans Pelicans. Si Alize Johnson ay isang good playmaker, good scorer off the dribble, solid rebounder, defensive player, at versatile player na kayang lumaro ng multiple position. Inconsistent shooter nga lang ito, pero nahahasa naman. Kailangan din itong ma-improve ang kanyang low post. Hindi din excellent ball handler si Alize Johnson, at limited ang experience against top competition dahil sa mga limitado din ang mga minuto nito sa nakaraang 6 na season, averaging 7.5 minutes per game. Ano kaya ang plano sa mamang ito? Malamang ganito. I-insert sa lineup ng Spurs para makapag-G League muna si Jeremy Sochan, or i-insert sila pareho at mananatili sa bench para mag-observe. O di kaya naman ay maging second or third option sa 4 para mas makagalaw na si Keldon sa third position. Para sa akin, okay naman ang mamang ito. Parang kagalaw nga lang ni Drew Eubanks na may playmaking ability at great court vision. Scooped up by Johnson. Attack mode. Alize, another rebound. Alize, shovel. Mike James back in. Oh! How much he organizes as a point guard has been great. TLC, drive. Good find. Piece for Durant. Brad Johnson hits the... Tried to hook it inside. It still ends up in the hand. Shamit to the baseline. Alize's got the angle. Tough two. Approaching the final minute of the half. Johnson. And out. The way to come in as the trailer. 3% or less from three-point range. And does it at a high level, and that's rebound to basketball. Those are concerned, but I would have to believe this guy. I think you'll agree. And that's Alize Johnson. Again, this Brooklyn team will play. Shoutout sa iyo ka teammate Kurt Harry. Shoutout sa iyo ka teammate Errol Codera, kay ka teammate Christian Jacob Real, kay ka teammate Billy J. Sarabia. Shoutout din sa mga taga Oriental Mindoro at kay ka teammate Arvin Laureles. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today. Maraming salamat po, and see you sa next video. Third assist. From 3-point range, Zay Johnson does it at a high level. That's rebound. Are concerned, but I would have to believe this guy is going to be here. And that's Alize Johnson.